Matapos mga kuys sa matagal na kuro-kuro kung ano ang talagang kahihinatnan ng second window ng qualifiers at kung anong bansa ang tuluyang lalahok, ay formal na ngang inilatag ang schedule para sa gilas ng FIBA. Kumpirmadong apat na bansa nga ang nasa grupo na kinabibilangan ng gilas. Ngunit dahil sa pangamba ng panganib at seguridad laban sa COVID-19, ay pinili hanggat sa huling minuto ng bansang Korea na formal na umatras at sa third window na lang sila lalahok. Formal na lalahok ang Thailand, Indonesia at ang Gilas Pilipinas. Base mga kuys, sa nilabas na schedule ay lalaban ng dalawang beses ang Gilas, November 27 at November 30. Parehong kontra ito sa Thailand. Habang ang Indonesia naman ay tatapat sa Thailand ng November 28. Ang Thailand ang pinakamasusubukan sa stamina at endurance pagdating sa high-level competition mula sa susuungin na 3 games in 4 days. Lalo na at ang napabalitang lineup ay 10 players lang ang lalahok para sa Thailand. Magpapakilala naman mga kuys ang Indonesian team na magbabandera ng pinakamalakas na shaded lane defender nila sa kanilang bagong naturalized player na si Lester Prosper na dating naging import sa ating liga sa PBA. Ibibida rin nila ang team chemistry na nabuo nila after nilang paghandaan ng ilang buwan ang second window. Kasama na dyan ang pag-execute ng kanilang natutunan mula sa system plays ng Serbian coach nila na dating national team coach ng Gilas noong sinimulan ang programa sa bansa. Para naman sa Gilas ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga nasa cadet lineup na maranasan ang kompetisyon at mag-build ng experience na magagamit nila hanggang next year at possibly sa 2023 FIBA World Basketball. Magiging bagong kabanata ito para sa kanilang basketball journey at career na hindi nila basta-basta malilimutan mga kuys. Ating suportahan ang ating mga manlalaro sa kanilang pagre-representa ng ating bansa na parehong mapapanood ng alas 9 ng gabi at ating pagmasdan ang potensyal na meron ang nabuong grupo ng manlalaro na ito mga kuys. Dito natin mag-gauge ang kakayanan nila lumaro sa international level at kung kaya nila manalo sa level na ito. Maraming salamat mga kuys sa panonood at patuloy tayong mag-iingat lahat. God bless, stay safe.